Yung mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips, mayroon po nagtatanong sa atin kung pwede nga po bang mag-alaga ng 45 days sa malamig na lugar mga katips. At yun ang pag-uusapan natin ngayon at samahan niyo ako mga katips. Yung mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, sa linggo ngayon. At yan, rest day yan mga katips. At yun, gusto ko na kayong i-update sa ating pag-aalaga ng chicken broiler. At ngayon po mga katips, wala pa po muna tayong alaga ngayon mga katips. Pero magkakaroon ulit tayo mga katips ngayong siguro ngayong February mga katips. At medyo naantala lang dahil marami tayong inaasikaso ngayon. At marami sila mamang inaasikaso mga katips na po. Yun, andito tayo sa likod mga katips dahil itong kasing baboy na alaga namin ngayon mga katips ay yan mga katips, so mga alaga ng baboy ay inasikaso muna mga katips, lalong-lalong itong inahin. Ayan, katips, papakita ko sa inyo, ayan, inahin dahil ito ay pinakastahan mga katips. Medyo na-delay kasi yung kanyang ang ngandi dahil first yung nanganak mga katips, ngunit namatay yung walo mga katips, isa lang yung natira. Ayan. At yung itim ay Tagalog po yun, may lahing Tagalog mga katips, kaya yan, okay na naman, nakapakastahan na yung ating inahin na baboy mga katips, at okay na naman itong dalawa, malalaki na, kaya yun, makakapag-alaga na ulit tayo ng 45 days, mga katips. Yan, lilinisin lang to. Yan, at meron tayong isa pa pala ito, mga katips, so natira. Yan po yung maliit na naiwan, mga katips, nung December pa. At yan, pang sarili na lang. Yan, kung mayroong okasyon, yan, o may bisita, pwede natin katain yan, mga katips. Yan, at yun, medyo madumi pa yung ating mga patukaan. Ayan, mga katips, ito yung mga suggest sa mga bago pa na magsisimula. Ito po yung mga sinasuggest ko sa inyo na gamitin nyo. Ito po ay ginagamit kapag nasa 10 days na pataas yung mga katips. Ito na yung ginagamit ko kasi ayan po yung stage na matatakot na silang kumain. Kapag kasi ang gamit natin yung pang maliitan pa lang ay bitin po, medyo papupuyat po tayo masyado. Ito po, okay po ito. Tampakan nyo lang ay mabilis pong mapuno mga katips. Kaya ganun lang inyong gawin. Saka sa painuman naman, medyo mag-ready kayo ng maliit lang, tapos medyo malaki na para kung sakasakali ay hindi po kayo mapupuyat mga katips na po. Ganun po yung discarte na aking ginagawa para iwas puyat tayo mga katips. Bali 11 pa lang, 11 to 12 PM, nagtatambak na tayo ng pinch niyan, saka yung ating ipinapayam na vitamins ay sinasakto natin na alas 6 meron pa ng konti para pagising natin ay hindi po sila mawala ng tubig. At yun po ay inaabot lang ng 6 hours yung ating tubig na tinatansya ko para iwas po tayo sa panes at iwas na rin sa ano mga katips, yung siyempre hindi naman iiwasan na madumihan yung ating mga painuman, kaya yun yung iniiwasan ko kasi pag once na madumihan po yun, maragyan ng ipot o ano man ay mabilis mong panis ang ating mga vitamins mga katips. At yun, at yun mga katips, simulan na po natin yung ating topic na kung pwede nga po bang mag-alaga ng 45 days kapag sa malamig na lugar mga katips. Ang maisasuggest ko po sa inyo ay pwede po mga katips, yan, tulad sa Baguio, ganyan, sa Tagaytay, yan mga katips. Ito kasi sa amin mga katips ay malamig din po dito kasi mataas na lugar na rin po ito. Paano po kasi ito, Magdalena, Mayhay, Liliw, Nagkarlan, yan, mga matataas na lugar na po yan. Pabundok na mga katips, pa Lisiana, Lukban, yan, Lucena, mataas na lugar na mga katips. Kaya dito sa amin ay malamig po talaga ang panahon yan. Tulad yan mga katips, mahangin. Yan, medyo naambon-ambon, malamig po talaga dito.
ang diskarte na nagagawin nyo po ay talagang mapapasaba kayo sa ano, mga katips, sa mga heater natin dyan. Ganyan, mga katips. Kaya sinasabi ko po sa inyo lagi, kapag 100 heads ang inyong alaga, kung maaari sa doble, mga katips. Kung ang isang watts ay isang sisiw, pag malamig ang panahon, kailangan po ay doblehin po natin. Kaya magiging 200 watts yung ating heater. Bakit po, mga katips, no? Kasi yung panahon po kasi ay pabago-bago. Minsan sa madaling araw sobrang lamig naman, sa hapon medyo sakto lang yung lamig. Kaya ang gagawin niyo po, hati-hatiin niyo yung 200 watts, mga katips. Pwede po kayong bumili ng isang 100 watts at yung isang 100 watts hatiin niyo isang 50, isang 50. Yun, mga katips, para kung sakaling mainit naman, pwede po tayong magbawas, pwede natin patayin yung 100 watts. Matitira ay dalawang 50 pag malamig pa po. Eh pag hindi na malamig ay patayin natin isang 50, kaya magiging 50. Ganun po yung aking diskarte ginagawa. Habang tumatagal po kasi yan, mga katips, habang lumalaki sila, ay kailangan na natin magbuwas ng heater, mga katips. Ganun po ang inyong diskarte. At talagang kailangan ay balot na balot, mga katips, yung ating brooding cage pag sisiw pa lang. Kahit hanggang baba, kailangan balot na balot para wala pong makapasok na malamig na hangin, mga katips. Kasi yun yung nagbibigay po talaga ng sakit sa ating mga sisiw o broiler, mga katips. Bo, sa aking sa tagal ng aking pag-alaga, mga katips, talagang kung ano yung mga mali ko dati, talagang ini-improve ko, mga katips. Kaya yun, hanggang ngayon, nakuha ko na yung diskarte. Kaya ang laki, mga katips. Ang laki ng naitulong sa akin. Kahit ngayon pa lang din, mga katips, ang dami ko pa rin natutunan na bago. Gada-alaga ako, mga katips, ay ang dami kong natutunan talaga. Kasi mga katips, yung mga sisiw na ating dinadala sa atin, hindi po natin talaga alam kung ano mga behavior niyan, o ano yung mga pinagdaanan niya, kung ano yung mga kung paano yung pagpisa sa kanya. Kaya minsan may nakukuha tayo na sakitin, minsan may nakukuha naman tayo na napaka ganda ng resistensya niya, hindi agad nagkakasakit. Kaya ganun, mga katips, kaya kailangan talaga ay gada pag-aalaga natin kung ano yung mga nangyayari, ilista natin or yun, itatakman sa isip natin para sa susunod na pag-aalaga natin, kung ma-encounter, di man natin ma-encounter yon, ay ginawa na natin paraan o naresurbahan na natin para hindi na maulit yung mga nangyari, mga katips. Ganun po. At pagdating naman ng 14 days, mga katips, 14 days, yan, kung malalaki na, mga katips, ay siyempre, nagtataas na tayo ng kahit paano, ng mga tarapal, pa isa-isa, yan. Sa pagtataas po, yung likod, ibaba nyo pa rin yung tarapal sa dalawang tabi. Yung unahan lang po, mga katips, kapag naiinitan pa rin or hinihingal, taas natin yun, uti-uti, mga katips. Huwag nyo pong bibiglain ng taas ng tarapal. Kasi mga katips, pag binigla nyo yan at nahampas yan, mga katips, ang sunod po nyan ay halak. Tapos sipon na, mga katips. Yun, ang hirap po nun pagalingin, mga katips. Napakahirap, napakatagal na proseso. Isang linggo, dalawang linggo bago mawala yan, mga katips. Kaya nandun nga po yung sinasabi ko na nagpapainom po tayo ng natural na gamot, tulad ng bawang. Naghahalo po tayo sa tubig, tapos tinutulungan na rin natin siya ng antibiotic, ambroxetil. Yan, mga katips, para mas lalong kumapit yung gamot, no, mga katips. Ayun po, ay dire-diretso po yun, mga katips, ha. Kapag may na-encounter kayo na gano'n, na halak, dire-diretso po ang pagbibigay niyan. 3 days po kayo magbibigay niyan, mga katips. Pag meron pa rin at walang improvement, ihiwalay po natin yung mga malalakas ang sakit, sipon o halak, para hindi na po maghawa-hawa. At kahit papano, pagkatapos ng 3 days, ay magbibigay na rin po tayo ng vitamins. Alternate lang po ang yun yung gawin, no? Para hindi po sila ma-expose yung kanilang katawan sa antibiotic o gamot, mga katips. Ganun lang po ang diskarte. Kaya yun sa mga yan, yung mga bago pa lang mag-aalaga dyan, mga katips, na gusto nga matuto o maitry, kahit nasa malamig na panahon, malamig na lugar po kayo, ay pwede po, mga katips. Yan po nga, pag ninegosyo, wala naman pong pinipili yan, mga katips. Talagang diskarte lang kung paano nyo po
maaalagaan ng ayos ang inyong mga alaga, mga katips. Kaya sabi ko sa inyo, taga lang mga katips sa pag-aalaga. At meron nga po tayong isa sa mga nag-comment din na gusto po niya mag-alaga, ngunit papaalaga daw niya mga katips sa iba. Sabi ko po, suggest ko, mas okay kung i-try niya po muna ng 20 pieces kahit siya lang mga katips, siya lang, para may experience niya yung pag-aalaga niya, kasi mga katips di talaga biro. Kaya sa mga bago pa lang, kaya yun po ang lagi ko ang ni-reply, i-try niyo po muna mag-alaga ng 20 pieces. Yan, i-observahan niyo, i-apply niyo yung mga nasa video natin, yung mga vitamins, gamot, beads, i-apply niyo po yan sa yung mga heater natin ginagamit. I-apply niyo. Pag nakuha niyo yung diskarte, nakuha niyo yung pagpapaganda ng broiler, ay yun, saka po kayo sumubok na mga katips. Uti-uti na yan, palakihin nyo na yan, 100, 200, 300, hindi po pwedeng bibiglain nyo ng 1,500 tapos bago pa lang kayo, wala pa kayong experience o sa seminar. Mahirap po yun mga katips, kasi hindi biro yung puhunan. Yun sinasabi ko. Saka sabi pa po ay kukuha daw po siya ng mag-aalaga. Isa po yun sa mahirap. Bakit po mga katips? Ang hirap pong kumuha ng isang mag-aalaga ng broiler na walang experience or nagmamarunong or bago pa lang. Kaya mas okay po maghanap po kayo talaga sa mga may kilala kayo ng katatrabaho sa mga poultry na marunong talaga mga katips. Kasi para hindi na kayo mahirapan at merong concern sa inyo. Kasi yung iba kasi mga katips, alaga lang, no? Walang concern sa inyo na mikikitain ba kayo o wala. Ganun, mas maganda yung may concern sa inyo mga katips para hindi po kayo malugi. Kasi ayun po isa sa mga mahirap talaga, magpapaalaga kayo. Lalo na, malayo kayo, hindi nyo masikaso. Yun, sure ako mga katips, malulugi kayo. Kaya kailangan, bago kayo sumabak dyan, alam nyo na yung diskarte at alam nyo na yung pamamaraan para kung sakaling makakuha kayo ng tao, turuan nyo na lang mga katips, turuan nyo, monitor nyo habang alam na niya yung mga proseso, uti-uti na ituro nyo na yung pagpapatuka, pagpapabigay ng vitamins, yan, para nagmo-monitor na lang kayo kung sakaling mababa ang timbang, alam nyo na yung diskarte ang gagawin, ganito, ganyan, diba? So yun, kaya ganun po yung suggestion na ibinibigay ko sa inyo mga payo, mga katips. Kaya huwag po kayo pabigla-bigla sa pag-aalaga ng broiler kasi may chance talaga na malugi. Sayang lang yung pinagpaguran yung ipon, mga katips. At yun, maraming salamat sa mga suporta natin mga katips. At pasensya na kayo, hindi tayo masyado nakapag-upload pero tuloy-tuloy pa rin tayo mga katips na po. Medyo nadedelay lang tayo at alam nyo naman po mga katips, meron tayong trabaho. Medyo nagaan muna ako mga katips, nagtrabaho muna ako sa company. Pero yan, hindi naman tayo natigil sa pag-aalaga ng broiler mga katips. Nandiyan sila mama, sila tatay, sila po yung mga nag-aalaga. Minomonitor na lang natin. Tulad niyan mga katips, so wala ako. Pero namomonitor natin, maganda pa rin yung kinakalabasan ng ating broiler mga katips. So noong December, nakita nyo, 28 days pa lang tayo, 28 days ay nag-harvest na tayo mga katips. Kasi marunong na sila mama, sila tatay, marunong na. At ako, monitoring na lang mga katips. At yun, maraming salamat sa mga supporta kay JTips TV. At yun, lagi ko sinasabi sa inyo, happy farming po sa ating lahat.